Hello guys, welcome sa Hybrid Analytics YouTube channel. In this channel, we are making a lot of review every week ng mga stock request, no? Galing sa ating Facebook group. And then, paka-subscribe natin, i-click natin yung bell, tapos i-lock natin yung all para may notifications kayo every time na nag-update tayo or nagpo-post tayo sa community. Okay, so dito sa community, meron tayong mga ilang announcement, mga as in the community ng lahat ng nag-subscribe. And then, if you want to learn more about stock market, just check our playlist. And then, ayan, nandito yung ating mga stock market learning resources. Meron din tayo dyang free webinar series, 17 videos, no? Yung isa is 19 videos. We also have here a join button. So, if you want to unlock yung mga video na for members only. Anyway, if you want to vote dito sa ating mga stock requests, yung chinachart natin every week. So, just join our Facebook group, Philippine Stock Market Analytics. Okay? So, join lang kayo dito para makapag-vote kayo dito sa ating poll na chinachart naman natin every Friday, Saturday, and Sunday. Okay? Last dito rin tayo nag-poll para sa live charting every Wednesday or Tuesday. Okay? So, join lang kayo dito. Philippine Stock Market Analytics, TFT Institute. Enjoy watching guys and thank you for supporting our channel. Hello everyone, so welcome ulit sa ating another episode ng Weekly Trading Guide. And before we proceed sa inyong mga stock requests, so dito muna tayo sa ating index, no? So hindi natin nire-remove yung mga previous drawing natin, so andyan pa rin yan. Ito pwede na natin itong tanggalin. Ayan. So ito pwede natin ito dahil malayo na to. So still, no, yung formation natin is the pennant, then breakout, pennant, breakout, and then another pennant, breakout. So, ngayon is tayo is nag-pennant. Ayan. We have pennant dito. Tapos, another breakout. Okay? So, as I said, no, nung last Thursday webinar or Thursday pre-charting, no, sabi ko, binenta ko na lahat yung aking blues nung umapak sa 7,000 na hindi sustain. Okay? Kasi, preferably, dapat kung talagang breakout sa 7,000 is dapat breakout, sustain with volume, and then nag-stay above. Pero nakita natin na nag-touch lang tapos bumalik agad. Okay? And matagal na natin sinasabi yan mula dito sa 6,000 level that our resistance is 7,000 sakto. Kasi yun yung ating psychological level. No? So, yan talaga yun. Okay? So, nung hindi nag-sustain is nag-benta na tayo. And then, so, okay? So ngayon is alam natin na babagsak yan because of technical basis dahil sa rising wedge and plus yung ating news about sa macro na yung rate hike ng BSP and ng Fed. Anyway, kung gusto yung maging updated sa mga news, just join us dito sa ating Facebook group. Diyan natin pinupost yung mga latest news, no? Lalo kung mahilig kayo sa economic event. Okay, kasi ito yung mga market movers. Ito yung mga news na pwedeng magbuhat ng index or magpabagsak ng index. Okay, ganyan talaga kapag hybrid trader ka or techno fundamental trader ka, hindi ka lang yung chart, no? Actually, lahat din itingnan. Okay, another is yun, RSI, nag-overbought, kaya talagang babagsak yan. So for now, our support, may support na maliit dito. Okay. Ayan, meron dito sa support 6754. Initial support sakto sa MA20. Pero ang strong support is nasa 66 pa. Okay, 66. Okay, so welcome sa part 2 ng ating weekly trading guide. So dito tayo sa ilalim yung mga request nyo, no. Start with dito. Kita natin na medyo tapos na yung rally niya na sobrang lakas. And now medyo nagko-correct. Okay, so ito yung lumalabas na trend niya ngayon. Okay, so ayan. Yun yung isang nagiging trend niya ngayon. Pero tingnan natin sa indicators. No? Indicators natin is walang momentum si RSI. So, si MACD naman is nasa ilalim. Meaning, coming from a downtrend, gustong bumalik sa uptrend pero since hindi maka-above sa zero line, still downtrend pa rin yan. Okay? So, masasabi lang natin na uptrend yan si dito kung mabibreakout niya itong level.
mabibreakout niya yung trendline na yan, then we can say na gusto niyang mag-reverse uptrend, or possible na si MACD umibabaw, and then we can say na gusto niyang maging uptrend na. Okay, so yan, yan lang yung resistance niya ngayon, yung trend na yan. So pwede rin natin sabihin na MA50 yung kanyang resistance. So let's see kung kaya. In the other hand, meron din siyang uptrend dito na ayun, no, hindi natutuloy. Tapos dito, yun. So somehow naging ano na siya, no, nagkaroon ng iba-ibang formation, pero still on a downtrend. Support nyo is itong part na to. Ayan. 9.18. So dapat wag mabasag yan, kasi kung mabasag yan, edi tutuloy-tuloy yung downtrend channel natin. Okay? So medyo malalim kasi yung channel yan, eto yun. Diba, kinopy-paste lang naman natin. So kung mabasag yan, baka malalim yung pwede niyang puntahan. No? Baka mas malalim. So 7 pesos yung next niya. Okay? Ayan. Kasi yun yung trend line niya. Horizontally na andun din yung support niya. Dito may mga konting support, pero na-touch na kasi yan. Okay, so yun. Yun yung medyo laman ng dito. Pero kung titingnan nyo naman yung news, tuloy-tuloy naman kasi yung kanyang expansion. And sabi nga sa press release is nasa 1 million subscriber na sila. So good yun for dito sa operations niya. Ano? Pero it needs 3 years para magkaroon sila ng net profit. Ngayon kasi puro expenses sila. Puro expenses. Siyempre, hindi nyo aantay na mag-positive yan. Dapat before mag-positive, naka-entry na kayo or naka-bodega na. Kung 3 years yun, so at least dun sa last year bago matapos yung 3 years. Makikita nyo naman dito yan sa mga result kung nag-net positive na siya. Pero kung puro negative pa, yun, wala pa yun. So yun, for now, mag-ingat muna kayo. Huwag muna yung bilhin. Bibilhin lang natin ito kung breakout. Solid breakout. Pero kung hindi breakout, then pass muna. And then abang dito sa mga ilalim, no? Pwede rin dito, pwede rin yan dito. Yan, 8.50. Kaya lang medyo risky pa din yan sa 8.50. Okay? Kasi yung ayan, no, yung ating formation malalim, no. So kung titingnan natin ang fundamentals kasi niyan, wala pa namang earnings na pinapakita. Okay? Negative pa yung binigay niya, hindi pa nag-positive. And ang PE niya is 9,000 or 940. So, kung hindi ito gaganda, kung hindi ito magiging positive, hindi ito aayos. Imagine nyo si Converge, only 37. Operational na rin yan, pero 37 lang. Ito 940. So, ganun kataas yung valuation ni dito. That's why we have to wait for the earnings na umayos, no? Or bago umayos, dapat naka-position na. Pero ngayon, at 940, dapat hindi. Masyadong mataas yung 940. Okay, so check din natin si dito. Pwede naman to, kaya lang timing lang talaga. Okay, so technically, no, technically speaking, you have buy signal dito, tapos you have sell dito. Another sell, wala pang buy sa ngayon. No? Ayun. Isa pa is, ayun, yung kanyang candle is sumasayaw dun sa cloud na ilalim, may ibabaw. Diba? So ngayon, nasa ilalim. So, you cannot say na may trend na siya, no? So, basically is range. Lumalabas dito, range. Range with downward bias. Parang ganun. Kasi lower low yung ginagawa. And then, higher low. Okay? So, wala pa talaga. So, abang muna dito. Antay muna. Konting patience. Pero kung mag-breakout sa next week or basta breakout sa trend line, then pwede na yan dito. Kung mag-breakout. Okay? Next tayo, GMA7. GMA7, solid fundamentals, no? Laki ng profitability ratio. Debt to equity, okay lang. Ayun, no? Earnings, 200. PE niya is only 8.4. So, at 12 pesos, 8.4 lang siya. So, mura pa rin si GMA. Tapos, ang maganda dito kasi walang kalaban. Kaya, ganun. So, yan. Check natin, no? So, ito pala yung chart natin. May guhit na pala dito. Sustain ang rally kasi may volume. Pero about to retest. Ayun, mukhang gusto nang mag-retest. Ito pala yung linya natin.
I think all-time high yung support na yun. So, hindi makita natin sa weekly. Ayun, no, di ba? So, yung guhit na yun, yung dalawa is, ayun yung group na breakout niya sa all-time high, no? So, ngayon, yun ang support niya dapat. Okay? Yun ang support. Nakakadalawang test na pala ito. No? First test, bumalik. Second test, bumalik. Tingnan nga natin kung malaki. Kanyari, to sa ilalim. 3% sa God is 4. Laki ng volatility. Yun lang. Medyo si RSI is okay lang naman, nasa above. No? Ibig sabihin may momentum pa. Si MACD medyo dumidikit na. Si volume medyo tuyo na. Okay lang din dahil wala naman divergence kasi yung price naman is pababa din. Yan, pababa rin naman siya. Kahit yung mga week niya is lower low and lower high yung ginagawa. Okay? So, best entry kung aapak is 11.8 hanggang 11.72. Yan ang best entry. Kung mag-hold, no? Pag nag-hold yan, then good. Okay pa yan kasi mag-election pa. So, malaki pa yung chance, pero sell after election. Okay, so GMA, yun yung ating technicals. All-time high din to. Tingnan natin kung ano rin lang natin. So, katin lang natin. Ayun, sakto lang pala. Tama lang. Dun din sa point na yun yung talagang entry for a pullback. Sige, balikan natin to. GMA, kung may sell signal. Wala pa. So, yun. So, sabi ni Ami, hold lang daw. So, okay yung lang yan. Hold lang yan kasi yung support niya dito. Nahuhold niya naman. Hindi naman siya nagbubutas. So, green pa rin yung candle. So, okay pa. MACD, ayun na may nag-red na. So, about to correct, no? Abangan natin dito sa 1173 or 1180, 90, mga ganun. So, yun yung possible retest niyan. Okay, so that's it for GMA. Solid pa rin. Pullback entry ang dapat. Merrymart, walang earnings, hindi sustain. Okay. Okay naman ang balance sheet. Okay, maayos naman to. Debt to equity is mataba, which is good. Current ratio is up. So, okay yan. Yun nga lang, hindi masyado sa earnings. 1% tapos 0.0 na. PE, ito ang medyo hindi maganda kasi ang PE niya is 438. Actually, mababa na ito. Dati ito is 500. Pero 434 na lang pala ngayon. Pero mataas pa rin for Merrymart. At least, kita nyo naman yung mga value stock natin or mga growth. 30 lang. 400, masyadong mataas ito. Anyway, silipin natin. Merrymart. Hindi maganda ang drawing natin, hindi maintindihan. Yun, so simple lang naman siya, no? Ayun, no? EMA 50 resistance, resistance pa rin sa EMA 50. Yun, EMA 20, gumabangga-bangga lang, pero 50 talaga. Okay, MACD nasa ilalim, RSI walang momentum, may inflows pero maliliit. Okay, so basically downtrend to, no? Kahit anong drawing, ayan, downtrend talaga siya. Ayan, so dito sa long-term downtrend niya, is dun siya nauuntog, no? Another downtrend dito siya. Pero na-breakout na niya. Naka-breakout na siya dun. Pero kung ika-copy natin to, copy-paste. Lipat natin sa ilalim. Ayun. So, ito yung kanyang channel, downtrend channel. Hindi lang masyadong perfect. Ayun. So, valuation wise, fundamental wise, medyo weak. Technical chart or technical wise is nagre-resist sa MA50. So, kung papasok kayo, ang entry dyan, tingnan natin. Ito support tong part nito. Support yan. Okay, so na-break niya na yung support na yun dito, kaso bumalik.
ngayon tinitest na naman. Kaya lang bakit siya bumalik sa ilalim? Kung strong to, dapat dito bumalik sa ilalim. So tingnan natin, baka retest lang to. Retest nung previous, di ba, breakout. So retest, tapos tumuloy. So ngayon may resistance ulit dito. Ayun oh, ayun, resistance 'yun. Ito pa, ito pa. So bumalik sa ilalim, dapat lang nangyari diyan, nag-range lang dito. Ayun, dapat 'yung nag-range, which is malaki-laki naman din 'yon. Oh, di ba? 9% din. Kaya lang kasi umilalim dun sa range. So ibig sabihin, baka dito 'yan babalik. Okay, sa 3.9 or 4. Kasi kung bantayan nyo sa isang linggo, kasi kung ito hindi makakaakyat pabalik sa dating range, ang magiging range niyan ngayon ito ng luma. So balik yan dito, same thing dito sa range na to. Okay, ang masama pa pag binutas niya pa to, yun ang mas medyo problema. Okay, so that's it muna. 4mm, hindi siya maganda sa fundamentals, hindi siya maganda sa masyado sa technicals, no? Kasi indicator wise is ayan oh, puro walang momentum yung downtrend. So silipin natin dito, MM. Ayun, may sell talaga. MM may sell sa taas. So far wala pa siyang buy. May sell dito. May buy na dito sa RSI. Pero kay MACD may sell. So contradicting, no. We have sell, tapos may sell, tapos may buy dito. Anyway, kasi downtrend siya. Kita nyo, nasa below ng cloud. Sabihin, kung below ng cloud, hindi makakit sa cloud, so pababa pa siya or downtrend. So, meaning, don't rely on RSI kasi mali yung mga signal na ibibigay sa'yo. Kasi nga, downtrend. Same thing sa uptrend. No? Medyo mali-mali yung signal ng mga ganyan. Gaya nito, may buy signal siya dun. Eh, diretso pa ilalim. Ito, nag-another buy signal, diretso pa ilalim, di ba? Minsan tumatama, minsan hindi, pero kapag, mali kasi yan. Kapag trending, depende yan. Tinuturo natin sa mentoring yan. Depende sa trend, pero basta downtrend, don't use RSI. Okay, so far, sell ang nakikita natin. Okay, so before we proceed, I would like first to invite everyone dito sa ating channel to subscribe to our channel and reminders dun sa mga nag-click ng join, no? Nag-click ng join. So, yung ating next monthly learning session is scheduled na sa May 20 or sa June 26. Next week na pala yun. So, yun. So, naka-schedule pala tayo ng 26, kwentuhan session. Yun. So, last week, no? Or last weekly session natin or kwentuhan session is pinakita ko sa inyo lahat ng index, binuksan natin lahat ng balance sheet ng index and valuation, that is nung May 29. Okay, May 29, so tingnan natin kung kailan ang May 29. So nung May 29, April, May, sakto pala yon, May 29. So ito yon, dito natin pinag-usapan yung mga valuation. So binuklat natin lahat yon, and I hope na nakapili kayo ng mga sasakyan, no? Ay, sana naman nakasakay kayo or nakabili kayo kahit medyo late yung ating session, pero at least may upside pa naman noon mula dito, di ba? At least mga 5% pa rin yon. So nakapili kayo ng mga blue chips na pwedeng sakyan, and I hope na kumita kayo, no? So ngayon, since ang market is pababa and nag-aantay tayo sa ilalim, so next session natin, next 21 session natin para sa mga member natin na nag-click ng join, is buksan uli natin yung ating ganito, no, valuation. Buksan uli natin lahat yan. And pili tayo ng mga magandang blues na pwedeng saluhin. Okay? Since pabagsak to dito sa 6.5 or 6.7, para pagdating dyan, alam nyo kung anong stock yung strong, anong stock yung pwedeng bilhin. Okay? So, yon. So, see you sa next week. Next week na pala tayo. Okay, next tayo. Next is APL. APL. APL, sell on news. Tinuluyan, o. Yun. Eto. Breakout sana. Yun. Ganda ng consolidation. May insider na tumira.
Tapos sell-on news paglabas ng catalyst kasi walang laman yung disclosure. Yun, diretso pababa. So, initial, no? Initially, ang support nyo, support 1 is eto. Okay? Support 1 yan, 0.87 or 0.17. Pero pag nabutas yan, edi dito sa ilalim pa yan, 0.16. So, mas malalim, no? Tingnan nyo muna. So far, kung walang catalyst, avoid, no? Avoid. Ito, nag-anticipate na may catalyst pero walang laman. So, sinel. So, ano pa rin siya? Nasa ilalim pa rin siya ng range. Yan. Ano lang to? Bull trap. Maraming na-trap dito. Yan. So, ang pagiging bull or breakout player is depende sa sentiment. So far, tingnan muna natin next week kasi pababa ang index. Medyo bearish ang sentiment. So, avoid breakout play kasi daming fake. No? So, the best is abang dito. 0.6 or 0.7 or 0.17, 0.16, ganun pala. Check natin dito si APL. APL may buy naman. Ayun. May buy dun sa ilalim, dito 'yun. Dito. Ayun oh, yung candle na yellow bago yung solid. So, ito yung buy kasi tumama sa support kaya nag-buy. Okay, so wala pa siyang sell. Kasi ang liit ng galawan ng candle pero ang laki ng range. O, di ba 12 hanggang 15, yun ang problema. So, kung nakabuy kayo doon at natipin yun, di good. Kung nakabuy naman kayo, di pa nyo nasisell. So, wala pa daw sell signal pero personally, bull trap na to sa akin. So, avoid na ako dito. Habang ako dito. Kung gusto kong mag-APL. Pero so far, pass muna ako sa speculative. Habang sa ilalim. Tapos, yun, blue chips muna ulit kapag umilalim. Okay, MAC. APL pala, fundamentals, walang laman. Puro zero. Tapos, wala rin utang, wala rin namang income. Yun, wala rin pera. Kasi 0.04. Yun ang ibig sabihin ng mga numbers na yan. 8% up, pero yung loss lang ang lumiit. Walang gain. No? Ito yun. Diba? Annual pala yun. So, ito, negative 100. Diba to? So, yun. Lumiit yung losses niya. Pero loss pa din. Negative 16. Okay? So, next tayo. Niround up lang. Naging 8. Pero, yun o. 7.92. Next tayo, Macro Asia. Fundamentals muna. Macro Asia is puro red. So, ibig sabihin, puro lugi si Mac. Pero, may available money. Walang losses masyado or walang debt. Hindi malaki ang debt to equity. Yun lang. Walang earnings. Kasi nga, syempre, wala namang flight. Konti. So, lugi pa sila. Yun. Ano to? 1,700% loss. Laki, no? PE is negative 6 kasi negative EPS. Target price is 5 pesos ni consensus. Current price is 5.96, so above consensus. Okay, recovery play to si Macro Asia. Check natin. Ayun, oh, di ba? Pangit ng funda pero nag-rally kasi nga recovery play. Ang magdadala lang dito is the vaccine. Regardless sa fundamentals niya. Kasi ito is lagging, di ba? Lagging. Ang mahalaga dyan, may pera yung company. Walang utang masyado. Okay? So, yun ang mahalaga dun. So, kung may opportunity, may vaccine na lahat, pwede ulit siyang makarecover. Yun ang maganda sa company. O yun yung dapat hinahanap natin. No? Kasi nga, recovery play, pwedeng malugi. Oo, kasi nga, nag-pandemic. Pero, dapat kayang mag-bounce back. Yun dapat. Yun yung magagandang company. May capability na mag-bounce. Okay? So, ito si Mac. Isa to sa may chance or may capable of bouncing pa. Kasi nakita nyo yung balance sheet. So, ngayon, kung gusto natin ng Mac, abangan natin dito. Sa part nito. Mga 5 pesos. Yun. Retest sa 5. Okay? Kita nyo yung rally o may volume na. Sustain na. May nagtanong dito noon kung pwede raw i-long term si Mac. Parang around dito yon 4.6. And ang answer natin is yes, pwede na yan kung long term accumulate na yan mula dito. Ipon-ipon na. Nag-4 pa. So, lalo na, di ba?
So ngayon, I think tingnan natin na kung siya bumili. So up to siya ng 30% o 29%, so, di ba? Ganun pag marunong kang bumasa ng balance sheet ng funda. RSI. Oho, medyo ano pala to? May mga yan, tingnan natin sa actual. Okay, so normal lang, normal. MACD, medyo nauubos yung momentum, gustong bumalik. So, about to correct. Ayun, nag-correct na nga. Kaya lang, medyo bumabalik-balik pa. Best entry sa pullback. Or, kung talagang i-breakout ito. Kasi, ito na yung breakout niya. Ayun, no? Nag-ano pala to? Nang bull trap din. Breakout. Tapos, yun. Bumagsak. Okay, resistance talaga tong part. So, yan. Expect na may bentahan ulit. Yan natin sa kapila. MAC. For MAC, sabi dito is hold. Okay. Kasi solid. Tapos, MACD, walang sell. And then, may momentum sa okay. RSI, may sell na dalawa. Again, uptrend to. Ano? So, disregard. So far is hold. Hold for MAC. So wait for a pullback or breakout, no? Alin man sa dalawa yung play natin. It's either abangan natin sa pullback dito or a breakout play natin dito sa 6.1. Na natin pag nag-breakout yan sa 6.1, eto na resistance natin, 7 pesos. Laki noon. 7 mga lampas 10%, yun 17%. Pwede, pwede. Okay, so that's it for Macro Asia. Okay. So, alam nyo na bumasa, no? Tech. Tech is maganda naman yung income niya. Okay? Ganda rin ang balance sheet. Kita nyo na. Kita nyo na. Maganda at pangit. Okay. May earnings to. 13 times lang PE, no? So, mas okay to. So, funda wise is good si Tech. Tingnan natin ang technicals. Tech. Yun. For Tech kasi meron tong SRO na hindi ina-announce pa kung magkano. Pero preferably sana upon announcement dapat nag-dip. Kaso hindi, baliktad, dumakyat. So yun ang problema kaya hindi makabuy, hindi maka-entry. Tapos kung makikita natin may momentum siya. Ayan o, uptrend si RSI or si MACD. Pero dito, flattish naman siya. So, may bullish divergence ka na dyan. Itong dalawang to. Bullish divergence na. Tapos, above, gusto mag-cross. Medyo mahirap dahil may overhang. Naalala nyo si Ascent nung nag-chart tayo ng Wednesday, di ba, no Thursday. Kapag may SRO, may overhang, hindi makaakyat. Ang presyo daw nito is ang range, no? Is 450 to 7 pesos. Yo, laki ng range. Pero for now, resistance yung 7 kung hanggang doon lang ang SRO. And support yung 450. So kung ako ang pipili, dito ako bibili below or near dito sa 450. So far walang support na malalim. Ito pinakamalalim niya. So, malalaman niyan pag nag-announce ng presyo. Halimbawa, ang presyo niya 5. Hindi babalik yan malapit sa 5. Pag nag-announce naman ng 6, tapos ang presyo niya is only 550, wala namang bibili, di ba? Sa SRO. Ba't pa mag-SRO? Hindi sa open market ka na lang bumili. Mas mura pa. So, most likely, baka ang naglalaro is may-ari. Pinupush yung price above 7 or near 7 para pag nag-SRO siya, mataas yung mabenta. Pwedeng ganun. So, anyway, pag nag-breakout yan dito sa current level na yan, sa box, target is 7.05. Check natin. Okay, maliit na lang pala, 10% na lang. Kaso, ang downside mo naman is 11 hanggang 20. Yun, so up to you. Pero ako dito na ako sa ilalim, mag-aantay. Kasi walang price overhang, so antay muna. Check natin dito.
Vortec, may sell, may buy. Okay, after ng buy, wala pang sell. So, kung nabili nyo dito, then hold. Okay, so hold nyo lang. MACD, IOS, RSI, okay. So, okay lahat. Okay lahat. So, hold lang. Okay, hold lang. Pag hindi nag-breakout, edi sell. Pag nag-breakout, then 7 pesos. Okay, so okay na. So, napanood na natin. Natapos na natin lahat. I-discuss. So, thank you for watching. See you sa Tuesday live webinar. Nga pala, sa Tuesday live webinar natin. So, join kayo dun sa ating Facebook group. No, meron tayong Facebook group. Okay, so ito yung ating announcement for free webinar series. Yan. So, ano na tayo? Ito na. Week 5 na. Week 5, libre po yan. So, join lang kayo. Paano maka-join? Dito namin pinapost yung mga link para sa webinar. So, parang ganito ang ganda yung itsura. So, abang-abang lang kung kailan. Kadalasan yan. Limbawa, alas 7 kasi nagsisimula ng gabi. So, mga 6:30, may link na nakapost dito. And yun na yung ating para sa free webinar. So, yun lang. And see you sa Tuesday. Yun, para sa ating live webinar.